Hello mga kabakyard, nandito na naman tayo para i-share sa inyo yung aking ginagawang diskarte, yung gaano ko magpapakain ng magulay, gulay-gulay, tapos hindi nawawala yung presensya ng pigs at saka yung corn bran. So nakikita nyo yung makikita nyo, bibidyoan natin. So ayun, bibidyoan natin at saka pakakainin na rin natin kung gaano sila kagana kumain. So ayun, samahan nyo ako mga kabakyard. Bago tayo magsimula mga kabakyard, akin lang pong i-shoutout si Rio Piel, Piel Kib, James C. Ritz, Mix, TV Vlog, shoutout po sa inyo mga kabakyard. So ayan mga kabakyard, makikita nyo naman kung gaano kalalay itong binibigyan ko ng gulay, kangkong. So sino bang magsasabi diyan mga kabakyard na hindi lalaki ang mga container natin ang ginagamit natin pakain, gulay, katulad ng kangkong. Binibigyan ko rin po ito ng kamuti, nadaon ng kamuti, tapos yan, balat ng saging na pinagbalatan na yung hinog. Tapos sinahalo ko rin yung feeds tsaka the rack. Ayan mga kabakyan, na produkto ng ibibigay ko ng mga gulay-gulay. So nakikita nyo naman kung gaano sila kagagana kumain at kung gaano kabulto yung kanilang mga katawan. So ang pagbibigay ko nyan, sinisimulan ko pagbibigay gulay-gulay nyan. So no, kung naalala nyo yung na-video ko noong nakaraan, kung kailan tayo dapat magbigay ng maraming pakain sa ating mga partner, ay doon po sa 2 months mga kabakyard, kasi ang mga sikmura ng baboy natin yan ay matibay ng sikmura at magpakain din ng gulay, hindi na po yan magtatagal ng paman. So nakikita nyo naman yan kabakyard, ang mga kangkong yan na ibinibigay ko, hinahalo ko yan sa pigs, sa corn bran. So ang paraan ng pagbibigay ko, magkikilo ako ng 1.5 na vegetable. Halimbawa itong kangkong, 1.5 na kangkong, 1.5 kilos, tapos 1 corn bran. Tapos hindi nyo po wawalain yung feeds para hindi po nawawala yung sustansya ding nakukuha ng inyong baboy. So kung naobserbahan ko naman, ngayon lang ako gumamit po ng pero nakita ko talaga maganda po yung pagtubo ng mga baboy natin. So ang isa pang dapat i-consider ninyo bukod doon sa pagpapakain ay yung lahi ng baboy. Dapat po hybrid po talaga na baboy at saka yung hybrid na baboy kung tawagin. Pag mestizo po ay alam naman natin po na medyo may kabagalan din siya na lumaki kasi mestizo nga po na native o kaya hybrid, kasi meron pong ganun eh. May mabagal din na lumaki yung mga halimbawa mga native. Ayan, mabagal din lumaki yan. So ayun, kung itong naibibideo ko na ito sa inyo mga kabakyard, kung gusto yung tularan, ayun, maganda rin naman pong tularan, kasi yung nakikita ko naman maganda po yung yung kanyang kinalabasan. So isusurot ko na lang dito po sa screen kung ano po yung tinitimpla ko, depende po sa gulay na gagamitin nyo. Basta po tandaan nyo, 1 1/2 kada pakain ng gulay, 1 1/2 kilo, feeds din para hindi nawawala yung kanilang yung sustansya yung nakukuha nila sa pagkain. So, ayun nga mga kabakyard, time check, ako ngayon 11:30, nagpakain na po ako, nakita nyo tabi po yung pagkain nila. Ito yung mga primitive na baboy, pakangkong-kangkong lang, pakamukamuti lang, pero makita nyo naman yung nila, yung katawan, no? Marabi ang laki. So ayun mga kabakyard, nasa inyo po yan kung gusto nyong gayahin yung diskarte ko. Pero kung gagayahin nyo ay
Hindi po kayo magsisisi kasi po ang matitipid nyo rito sa ano sa discarding ganito na pagpapakain. Pero ito kabakyan ay ginagawa po ito kapag po 2 months na yung mga baboy nyo. Kasi nandun po yung stage na talagang yung paglaki ng baboy ay mabilis. Ang tubo ng baboy talagang rapid growth kung tawagin. Andun yung stage na talagang pinaka mabilis siya lumaki. So sa paraang ito mga backyard ay ang matitipid nyo rito ay 60% ang napakain na matitipid nyo po sa feeds sa pakain po. Ang 60% na yun, yung matitipid nyo na yun, yun na po yung yung pagod nyo lang na pagkuha ng mga gulay-gulay. Halimbawa, maraming tagulan ngayon, may kulikulitis sa kulitis sa mga kapaligiran, pwede kayo manguha niyan. Kung meron po kayong kangkong, kamote, Madrid agua, ayan, maganda rin po yan. Para talagang 60% po talaga ang matitipid nyo. Ang pagod lang po ang yung puhunan kasi 'di ba sa feeds bigay lang kayo ng bigay, wala na po kayong pero ang totoo niyan nakagastos kayo ng malaking halaga. Samantalang kung ganito lang kayo yung mga gulay-gulay na ganyan ay malaki-laki po ang inyong matitipid. Isa pagpapatining po ang kalaban po talaga natin yung dapat yung costing dapat po mag-list yung gastos dapat tapos i-maximize yung kita. So ayun mga kabakyard. So ayun mga kabakyard, kung nagustuhan nyo po yung aking siner ngayon, in-update ko po kayo kung ilan na po yung ilang buwan na po ito. 3 months at saka 5 days na po yung nito. Ang kilo na nito ay mag-re-rinse na siya ng mag-80 plus na yung kilo nito. 75 to 80 80 kilos may git kasi hindi po natin mini-measure pa yung bigat nito kaya hindi ko pa nakabasa itong lumalabis na 75 pa taas na po yan siya. So kung nagustuhan nyo mga ka-backyard ang video na ito, wag nyo naman po kakalimutan i-like, wag nyo na rin kakalimutan mag-comment mga ka-backyard. Magtanong lang po kayo dito sa atin ay at sisikapin po natin yung mga katanungan ninyo. Aking sasagutin po lahat. So ganun na lang mga kabakyard. Huwag niyo rin kakalimutan mag-subscribe at pakihit na lang din po yung notification bell mga kabakyard para ma-notify po kayo sa ating mga upcoming videos pa. So ayun mga kabakyard, mag-ingat po tayo lahat. God bless po. Happy farming.